targeted to. It does feel like yung BSB yung pinanilize, yung ayaw lang nila makaharap. Pero let's see ah. I have the gut feeling based on the performance lang katina. Kasi ang ganda na rin naman ng comfort zone, ng comfort picks doon ng Blacklist International. Pero may laban din yung BSB eh. I do feel lang na one dimension talaga ang isang team na mas may kaya, mas may flexible na scaling ang isang carry dito kumpara sa Kimi kanina. So I don't think this is gonna be like that on that game 1 no against BSB. Baka mas may pangil ang BSB ngayon. Oh, and nakukuha din nila yung kanilang signature hero na si Carry. So Jirax dito is really happy sa lahat ng ginagawa nila. They are going to invade. This is a good move coming out from them, realizing na mas malakas talaga yung level 1 nila. And Dexter dito will be the first casualty of the game. Blacklist International. Medyo nasa alanganin na sila dito. Yeah. They won't be getting that blue buff para kay Ling. There was a good read there by BSB Tol. And actually, in terms of rotation, they have a slight lead for that part, no? Kahit ngayon nga, ang tagal pa rin nawawala si Lito Lapid, no? Wala pa kasi 10% yung buhay niya. Ngayon pa lang. At kahit yung crowd control dito ni Chichilion ay nawala na rin. Mga kaibigan, they have to back up and bounce away ang trabaho muna dito ni Honda Chuper ng 10. Tatandaan nyo, ano yun? Ano yung mga sampalok? Yung mga galawan. Sorya! 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 Tapos biglang tumutok ang ina si ano eh. Kuya, dyan lang po sa may kanto. Huwag niyo po ilalabas. Ay, nako. Pero, eto Ashin. BSB. Nakuha dito ng BSB yung setup na gusto nila. Meron silang mage. Meron silang Shider Cutie na Thumbs. Lalaban sila maaga. And this looks great for them. Blacklist International, on the other hand, si Aqua dito nag-gimp na. Na-limit na yung kaya gawin ni Aqua into the early game. Kasi kailangan mong antayin uli na magka-blue buff dito. Magka-blue, yes. Well, let's call it violet. Let's call it purple. Purple, yes. Sorry. Yeah. Purple. So, there's this thing about getting the orange buff. Tapos hindi mo makukuha yung purple. Yes, it will give you true damage, pero yung amount of or amount of skills na magagawa in one match or in one fight, nanilimit ka siguro ko sa tatlo, lima. Yun yung nangyayari sa'yo. And you just lack the energy for it. So, Blacklist International, anong gagawin nila dito? For sure, hindi sila lalaban. Yeah, I feel na ganun din yung read dito ng BSB. Doon sa puntong hindi lalaban yung Blacklist International, doon sila magkakapitalize, no? By establishing pressures in the jungle, and actually they have established pressure as well onto the top lane, no? Ang kailangan natin bantayan dito ay kapag nagsama-sama na yung Blacklist International, no? Doon no, yung entrada ulit ni Honda Beast dito. They forgot to be proactive. Blacklist International, they could have gone for the other side. Oo nga eh, no? Mirror. Nandun sila si Silion. Kaso, asan yung pinaka-nangangailangan si Ling? Andun, medyo bumaback up dito sa may blue buff nila dahil may retribution siya. Pero napakaganda kasi ng zone control na meron dito yung BSB. So hindi mo pwedeng basta-basta isipin na makukuha mo yun ng isang retribution lang. Ngayon, minirror na. Tol, no? Nakuha ni Aqua naman, yung purple ba? Pero may bundol na dyan ang ginawa. Dito si Paris Isman, Aqua Talon. Nako, takbong magnanakaw. Akit bahay ka, girl. At yun na nga, mga kaibigan. Tinamakan ng bato sa may bubong. Ladies and gentlemen, Isman will be the finisher there against Aqua. Min, tumama nga yung kukoy. Yung kukoy ni ano, Trevor? Ay, Trevor. Ayun, yung binabata ni Angela. Kung may cutics yan eh. Nail file. So, nail file. Yun na yun, men. At nabuha na dito, mga kaibigan, yung turtle. And meron pala akong pagong, men. Meron palang pagong yung kakilala ko. Pangalan niya Silag. Silag. Gusto ko lang sabihin. Kasi mabagal yung pagkuha nila dito ng pagong. 4 minutes, sabihin na natin, medyo ano na yan eh, medyo pasok-pasok na yan eh. Alam mong walang lumalamang talaga dito na team. Yes, BSB, they have the lead in terms of gold. Pero Blacklist International, papapigil to eh. Si Aqua, nahahanap natin yung farm na dapat makuha natin. Dito ah, mukhang tatabla yung anonymous vote natin. Blacklist International ah, kasi ang ganda ng control dito ng BSB eh. Hindi nila binitawan yung lead na kailangan pinangahawakan. Ganun din yung lumpi ang umiilaw dyan ni S-Man. Ginawa dito ni Dexter. Sige ka muna. Balikin dyan sa may torre namin. Swords of Revealing Light! Mga kaibigan, Swords of Revealing Light na nakuha dito ni Aqua. Ang Cart of the Heroes. Whoa! And now go for the mid lane here, ladies and gentlemen. Shadow Cutie will be tossed around. Will naman na umiikot dyan. Claw na magagaling mula kay Trevor din. Pero it doesn't matter. Blacklist
prowess in their composition is reflected now at the 4 minute 50 seconds mark. Wala, man. Come on, Shider. Let's go party. Yeah. Wala! Wala silang magawa. Eject lang dito kung sino yung gusto isama sa party ng Blacklist. Tandaan mo, ang aqua dito, isa yan sa mga nagpatakbo. Hindi namin sinasabing inabutan namin yun. Kinento na lahat sa amin yan ni Prof. B. Panak niyan eh. Alam mo yung mga dadaan ka sa mga ano, sa mga bentahan ng mga speakers, karaoke, kasi yung piniplay nila. Yung ano, Frank, na, ano, man, Crazy Frog, alam mo yung Crazy Frog? Anong to? Anong biyahe to? Biyaheng Kogyo, pre, yun! Yung talban, yan! As in, step to the room! Well, let's see here. Shider Curie once more, going through hot piece. Nako, biglang uro ng yoyo niya, pero alam natin kung anong kunat na dinadala din ng Kufra. So now, let's see, onto the backline, Killer Hill just rolling away. Mga masyado rin malaling, walang backup na panigumuha sa kanya. Kahit jumulong-julong si Aqua onto the walls of this jungle side, I think would still be too awkward to commit on this fight. Pero, that leads for BSB to take a nice control of the turtle is laid and secured here for the buff ng ating carry. Gera ulit! Tino mo kung paano gumagalaw dito si Aqua. He's trying to find the right angle. Honda Beast dito. Yun na sana yung perfect setup niya. If he went for that a second or 2 seconds earlier, he might have caught some people na nandun. And that could have been a turnaround na hinahanap nila for Blacklist International. Pero come on, S-Man, let's go party. Hindi nila hahabulin. And that will be a good disengage coming out from BSB. BSB still with the pressure on to Blacklist International. Pero again, parang Power Rangers itong Blacklist. Ha? Pag nagsama-sama dyan, yan, dun makukuha ang lamang. And ako actually forced to use his ultimate. Towards the prevailing life dito? Yeah. Si S-Man dito, hindi makalaban. Yeah, gets ko na. Alam ko na rin kasi pag-drack talaga yung ano, ng gugulo doon sa akit bahay, yung wall ano? Niya kasi, pwede mong paluwain eh. Pwede mong paluwain yung yung Ling, no? Mula doon sa wall. Kaya siguro nag-ultimate na kaagad si Aqua. So, tapos, pumulit na lang sa kabilang dako ng ating mapa. Oto, Shider Cutie, ang problema, meron siyang kasama. At ayun dyan na kay Killer. It gets killed here by the members of BSB. Yung si Killer pa yung naging si victim. Si victim. Uy, inig siya pabalik. Ano yun? Oo, kay Wilson naman ha. Kuha ng gulong. Ang kapal lang siya na pwede niya makuha sa mga frontline dito ng mga tag-Blacklist International. Pero di mahalaga kasi ang magiging kawalaan would be of that mid lane outer turret here of the Blacklist squad. BSB dito, hindi talaga sila magpapatalo. And this is the thing about Esmeralda. Kapag ka napili yung Esmeralda sa'yo dito, kunyari sa BSB, sabihin na natin. Ang daming, ano, kahit pa paano, ang daming damage output pa rin na pwede magawa dito ng Trevor kasi nga scaling yung Angela talaga na yan. And one of the things that you cannot do kapag kami Esmeralda sa kabila is get an Athena shield. Anything na nagpo-proc ng shield para sa'yo. Kasi automatically nananakaw ng Esmeralda yon. So, you are actually helping the Esmeralda take you down fast. Pero may nahuli sila dito, Trevor. Makakit tumulong. Parang namigay ng lip trick shield eh. Yun yung problema sa Esmeralda. Chi, oy, Wilson, nakuha ng talon pero sa brush lang. On the beast naman, sa may kanyang likuran, kumuha ng gulong, forced to flick kaya. Pero still, nakompleto yung kill. What was that? Very interesting. Nakuha ni Jerax 2. Soul of Lava. Nag-proc yung Soul of Lava. Kaya pala may burst, tama. Yung red buff. Actually, inaakal natin yan. Sabi natin, hindi natin sasabihin yan. Pero sinabi mo na, di solo plaba yan. Okay. Laban natin. Yung orange map. Ayan. Ano, men, si Endless Battle, nakuha na dito ni Shider Cutie. So, hindi na din pwede makipag-duel dito basta-basta si Killer. And that is bad for the side of Blacklist International. Why? Kung yung mismong pinaka-tanke mo or yung pinaka- sponge mo in terms of damage output ay pilay na rin. Paano pa yung mga nasa backline mo? Yeah. No. Si Edward, dito natatakot ako para sa buhay ni Edward sa totoo lang. Kasi patatak ng padami ng dito, yung side ng BSB, padali ng padali mapasok yung si Sicilian. Halos pa non-factor nga eh. Si Edward, diba? Sa totoo lang. So, sabihin natin, complex requirement here for the side of BSB to win. They just have to keep on doing what they're doing right now.
Well, batay natin dito, ha? On the beast, sa mga pinakaraman, on to last one, pero nakasecure na kill dito yung carry natin dito. At of course, kill would have to walk away, pero look at that ultimation mula kay Wilson, ladies and gentlemen, falling star, nakahagipa sa dulo ng claw dito yung ating Sicilian. And now that's it, makakapush din doon mga membro ngayon ng BSB onto the mid, and just a few seconds away, Patlord na rin ang kanilang susunod na objective. Men, yung Angela dito ni Trevor, kailangan ko lang sabihin, sobrang sulit ng pag-pick up nila dito. And almost all of the non-factor, almost pick-offs dito ng Blacklist International, napigilan niya. And it stopped Aqua from getting the gold, yung Bounty Hunter. Alam mo, nung lumamang dito ng todo-todo yung BSB in terms of gold, kung si Aqua nakakuha siya ng isang kill man lang sa core, it's probably enough to get him back into this game. Hindi hinayaan ni Trevor yun. Yeah. Kasi ginagawa ni Trevor dito, sige, paprotektahan kita. Merong time nga dun sa taas, nakita natin kanina, na kamunti ka na yung Thumbs, pero inalalayan agad ni Trevor, napilitan si Ling umuwi at iwan yung kampi niya. And that is difficult, ha? Pag yung Ling umuwi, that's a clear amount na walang pwedeng sundot, potentially kahit tank man lang, di ba? Mm-hmm. So, ayun, siguro nasilaw tayo, baka nasilaw rin talaga tayo sa composition ng Blacklist International in terms of setup, meron. Pero kung continuous damage nga, no? Parang ganon. Kasi pag nabato mo na rin yung skills mo, if you're Blacklist International, parang ano na rin eh. Ang hirap eh. And I feel na yung compositions din pala nila, aside from the card controls that they have, medyo mahirap mag, ano, peel out. Mahirap makatakas. Yeah. Let me tell you something na tama naman yung judgment ng panel natin na mas maganda talaga yung ginawang draft dito ng Blacklist International. But the execution isn't really at par with the excellence na meron yung draft nila. Hindi nila napanindigan kung ano man yung gusto gawin ng draft nila dito. Kanina, kailangan nila maging proactive. Anong nangyari? Nakipag-antayan sila kasi may retribution sila. You know that you have the retribution. Mas mabilis ka mag-invade. Oo. Nagkaroon ng palitan dito, ha? Pero kumuha na ng patalon ang ating... Actually, ironically, he gets the turret, ladies and gentlemen, pero at least nakompleto ang mission dito kasama ang Lord ng mga membro ng BSB. Makikita mo na maalam na yung mid lane inhibitor turret of the Blacklist is, but at the cost of Shider QT going down, BSB has called it, kailangan huminga ng malalim, at kailangan natin mag-fallback muna. Ito yung lakas ng Blacklist International. Ito yung hindi natin nakita, Shin. Yung defense nila dito sa mga tier 3 turrets. This is technically not high ground. But Blacklist International dito will fight with the Ling, with the Kufra, and with the Sicilian. Lahat ng poke pwede nila gawin. Yun yung potential na meron sila. So, ang gagawin ng BSB dito, kailangan nila mahuli dito yung Blacklist International na nasa labas. And lumalabas yung Blacklist International dito for some reason kasi ayaw din nila magpasindak ng todo eh. Yeah. And at least it gives you idea kung saan magagaling din yung kalaban, no? Anong pressure yung minamanage ng BSB, di ba? Anong pressure? Yeah. Yung gusto nila matayan din dito, mga kaibig. 5-4 pa rin tayo dito sa ating laro. 10,000 ang lamang pinangahawakan dito ng mga taga BSB against Blacklist International. Pero maganda dito is of the map control na hindi ganun katodo-todo mula sa BSB. Gaya nga ng sinabi mo kanina, nakakalabas sa mga taga Blacklist International, they have some brush on check. Ito na actually importante rin ngayon pag bandang late game, ano yung skirmish composition. Yung mga bases kasi wala nga tayong parang super clear vision mechanic, no, sa Mobile Legends. At least you can have your heroes be on standby para sa mga parang mini death brush or at least brush na nakakuha ng information against the enemy. And sa totoo lang, itong hindi natin nako-consider to ng medyo matagal na. There is this death brush mechanic na tinatawag. Na may limang tao dun sa brush na yun, tatlong tao, kukuha lang sila ng isang pick-off dito. Yun yung pinapairal ng dalawa. Kasi kailangan talaga nila magandang pick-offs dito. But Wilson, onto the backside, tinatumba niya talaga lahat ng tao dito. Tempest of Blades will connect. Wilson will go. And they will force Black ESB rather to back off, back away. Hindi na nila kaya labanan to. Yeah, ang ganda ng pag-manage actually sa talo ni Wilson, no? Hindi sila nagbigay ng shield. Tapos, inactivate lang ni Edward yung kanyang ultimation dito. The DPS has been handed on towards the Esmeralda. Not to mention, yung kanyang defensive itemization siyata dito, if meron man, is leaned on towards the Ling and not towards Edward. Pero still, pressure ay nasa kamay ng BSB at yun ay dinadala sa mga Blacklist din with 2 inhibitors already down. Alam mo, kailangan ni Aqua dito maging pusa. Na parang, alam mo yun, yung pusa na naghahanap ng perfect timing para mag-strike.
May pusa. Yun yung kailangan, oo. Kailangan niya ng isang malalaking galawan, yung mga God of Mischief na ganyan. Kailangan niya yan, man. Kasi ako naniniwala ako dito, yun na lang talaga eh. Catch Jirax no off guard, i-burst mo siya na mabilis na kahit yung Angela hindi kaya mag-react. He has the damage output for that right now. Kaya niya na eh. Isa sa mga isang factor din to consider, lalo na sa ganitong oras, 15-minute mark, ladies and gentlemen, pero alam na natin ito, nakita na natin kung anong postura na pwede magawa ng bawat teams natin as the Lord. This is the body objective of the game. On the misabay, pinakarap para finish dito ni Wilson naman. Wilson, drop below half health, ladies and gentlemen, habang si Shinder Cutie ang kinakait back ng ating carry mula sa mga taga-Blacklist. Tapos si Dexter naman, mula kay Wilson, agaw yung shield yan, todo-todo doon, tapos kay Killer. Habang nilahag naman si Esma dito, pero si Honda mismo, eto na yon mga kaibigan, naghahanap ng setup doon, habang umaabante sila palapit dito sa Lord. And now out to Trevor, habang kasama ng ibang member ng mga BSB, di ba na complete yeah. were able to get the tag towards Sider Cutie. Alam nila na walang bumakap sa kanya, kaya merong Lord na nakuha pa rin ang crack mag-isa. Hindi pa na, may kasama siya Angela. BSB! Dito, on to Wilson man, but he's able to get a kill. Pero look at Jerax, no, pinakuna rin ni Honda Biso kanya ang ultimate, pero kulang pa rin. Tapos Todoki and ni Aqua nag-ultimate na din. That's the shot. Ladies and gentlemen, di na mahalaga yon. Habol ng todo doon. Apat na membro ng BSB as they are eyeing to close this series to 1-1 and push for that game 3, mga kaibigan. Wala si Cap 1. And that's it, ladies and gents. Just the cherry on top. On to Edward and on to the base. Game 3 is unlocked by BSB. And one of the things na I would like to, question for the side